Thank you for giving us hope. Thank you for uplifting the lives of the people of Camarines Sur. Yan ang mga linyang binitawan ni Camarines Sur Governor Vincenzo Renato Luigi R. Villapuerte sa kanyang talumpati patungkol sa isinagawang back-to-back groundbreaking ceremony sa ilalim ng programang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing o 4PH program na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang nasabing aktibidad ay naglalayo na makapagbigay muli ng pag-asa at tulong sa mga mamamayan, partikular na sa probinsya ng Camarines Sur. Narito po ako ngayon upang makasama kayong lahat sa isang napakamakabuluhan at masayang pagtitipon kung saan masasaksihan natin ang unang hakbang tungo sa pangarap nating pabahay para sa lahat ng Pilipino. Ang ginawa nating seremonya ngayong umagang ito ay ating pinapasinayan ang pagtatayo ng pabahay at commercial center para sa mga benepisyaryo mula sa Naga City at mga karatig ng lugar dito sa lalawigan ng Camarines Sur. Hindi lang pabahay, kundi maayos na tinatawag na human settlement ang itatayo natin dito. Ito ay dahil layunin natin na maging produktibo ang pamumuhay ng mga naninirahan sa pamamagitan ng pagsisiguro na meron silang access sa mga mahalagang pasilidad gaya ng paaralan, paggamutan, mga estrukturang pangkabuhayan. Isa po ito sa mga proyekto ng aking administrasyon na nakaangkla sa ating layunin na mabigyan ng komportable, maayos at disenteng buhay ang lahat ng ating kababayan. Kasama naman ang Pangulo sa groundbreaking ceremony sina Department of Human Settlements and Urban Development o DGSUD, Secretary Jose Rizalino L. Acuzar, Camarines Sur Governor Vincenzo Renato Luigi R. Villapuerte, Camarines Sur 2nd District Representative Luis Raymond L. Ray Villapuerte Jr., at 5th District Representative Miguel Luis Villapuerte at iba pang opisyales ng gobyerno na nagpakita rin ng suporta sa programa. More than the visit of our popular and well-loved President is the hope for a brighter future he brings to our people. This project will spur economic activity and growth in Camarines Sur and the Bicol region. This 10,000-unit housing project will easily bring to the local economy 6 to 8 billion pesos. More than the 10,000 families or 50,000 individuals that will have a home, more than 6 to 8 billion pesos will go around the local economy. And more importantly, this will generate thousands of jobs. Sobrang taba ng puso na out of the 81 provinces, pinili po ni President Bongbong Marcos pumunta sa ating probinsya. Mr. President, I truly believe in your call for unity because if there is unity, there is strength. And we can only progress as a nation if we unite as one. So I call on all Camarinenses, I call on all Bicolanos, let us unite under the leadership of our President. Because his success is our success. Ang tagumpay ng ating Pangulo ay ang tagumpay ng bawat Pilipino. Ayon naman kay Secretary Jose Rizalino L. Acuzar, Department of Human Settlements and Urban Development o DGSUD, ang ganitong uri ng programa ay lubos na maisasakatuparan lalo na kung ang lahat ng ahensya ay nagtutulungan, mapalokal na gobyerno man o maging nasyonal. Mga kaibigan natin kasama mga Bicolano sa Bicol Region, makakataon na po natin, nandito na po ang ating Presidente Bongbong Marcos na po ay lumalatag ang kanyang pabahay, nakakarating na po hanggang dito sa inyo. Sana po, mahalin po natin yung pabahay na ito at maasahan po namin na susunod na panahon, matatayo na po natin ang ating pinapangarap na pabahay. Dagdag pa nito, binigyan din rin ni Secretary Acuzar ang patungkol sa mga kinakailangan ng mga papeles o requirements upang maging isang benepisyaryo sa programang ito. Pang totoo po, walang requirements. Ang pinakamaganda lang po, mag-member din kayo ng pag-ibig para mas mabilis.
Kasi kung member ka na mabilis, mas mabilis. Pero wala pong membership kagad dito. Kasi ito, pambansang pabahay. Ang mas priority lang, yung mga pag-ibig member. Kasi po, pag-ibig member. Kaya naman po, kung hindi naman pa kayo pag-ibig member, magpa-member na kayo. Para mauna kayo sa listahan. Ang Camarines Sur Provincial Government's housing project ay naglalayon na magkaroon ng 12,960 units sa 6 hectares land sa kahabaan ng Panganiban Drive sa Naga City. Ayon naman sa paunang plano, ang lugar ay magkakaroon ng 5 mid-high-rise residential and 4 commercial buildings. Sa kabilang banda, ang Naga City's The Legacy Residences Development Project naman ay mayroong inisyal na plano na magkaroon ng 1,200 units sa 1.2 hectares area sa Barangay Balatas. Ito ay pinalolooban ng 7 mid-rise building na mayroong 20 units bawat palapag. Maliban dito, ay dinaluhan rin ni Pangulong Marcos ang pagbubukas ng kadiwan ng Pangulo sa Bicol Region na isinagawa sa Palestina Pili sa probinsya pa rin ng Camarines Sur. Nakasentro naman ang aktibidad na ito sa paghatid ng mas abot-kaya at dekalidad ng mga bilihin, habang nagbibigay ng pagkakataon para sa mga lokal na magsasaka, mangingisda at micro, small at medium enterprises na magkaroon ng mas malaking kita sa pamamagitan ng direktang farm-to-consumer trade. Jane D. Guzman, BHTV News.